Salamat. Isang salita lang yan, pero napakamahapangyarihan ang salitang ito. Kung mapagpasalamat ka at kung magpapasalamat ka sa mga magagandang nangyari sa iyong buhay, kung magpapasalamat ka kung anong nasa sayo na, mas lalong maa-attract mo ang magagandang pangyayari sa iyong buhay. Yan lang naman ang gusto nating maramdaman, di ba? Mahirap bang magsabi ng salamat? Kung hindi, bakit hindi mo binibigkas ang salitan yan? Bakit nakapokus ka lang sa mga wala sa'yo? Magpasalamat ka sa Diyos. Sabihin mo nga, salamat sa araw na ito. Salamat sa magandang sandaling ito. Salamat sa mga mahihirap na panahon dahil may natutunan ako. Mas lalo ko napalagahan ang kagandahan ng buhay. Salamat sa mga leksyon. Kinakailangan ko ito para sa aking pagunlad. Salamat sa mga nakikita kong magandang nature. Salamat sa mga nasaksihan kong himala. Salamat sa lahat ng blessings ko. Salamat sa inspirasyon ko. Salamat sa passion ko. Salamat dahil motivated ako. Salamat sa lakas ko. Salamat Diyos ko sa pagbibigay mo sa akin ng lakas ng loob na lumaban sa mga mahihirap na oras. Salamat sa mga mabubuting tao na kinakasama ko pa rin ngayon. Salamat sa mga taong minahal ko at pinagkukunan ko ng lakas. Salamat sa mga natutunan ko sa buhay. Kapag marunong kang magpasalamat, magiging maligaya ka. Madali mo makikita na marami na pala ang nasa sayo. Makukontento ka na rin sa buhay. Pag-isipan mo mabuti kahit anong sabihin mo na iyong gusto. Pera, ari-arihan, kalusugan ang tumulong sa kapwa. Bakit gusto mo ang mga bagay na yon? Kasi sa kaiputuran ng iyong puso ay naniniwala ka na yun ang nakakapagpasaya sa iyo. Yun ang gusto mong mararamdaman. Pero mararamdaman natin ang saya ngayon kung tayo ay magpapasalamat, kung ina-appreciate natin ang mga bagay na nasa sa atin na. Kung patahimikin mo lang ang boses sa ulo mo, maririnig mo ang gulong ng iyong puso. Pumunta ka sa lugar na walang ingay at isipin mo doon ang mga bagay na maaari mong ipagpasalamat. Sigurado akong marami kang mahahanap. Magpasalamat ka na may pagkain ka sa mesa. Magpasalamat ka sa hangin na nilalangap mo. Magpasalamat ka sa buhay mo mismo. Pasalamatan mo ang mga pagkakataong nahahanap mo. Pagkakataon na iianat ang sarili mo. Magdesisyon ka na ngayon na baguhin ang iyong buhay. Magdesisyon ka na ngayon na kamtin ang pangarap mo. Magdesisyon ka na ngayon na hindi ka susuko kahit anong mangyari. Kahit gaano natahirap ang sitwasyon, pasalamatan mo ang lakas ng iyong mentalidad. Ito ang dahilan kung bakit umabot ka pa sa puntong ito. Ang dami mo mapapasalamatan sa mundo at sa sarili mo. Pasalamatan mo lahat ng nasa sayo na dahil may ibang tao na walang wala sa buhay. Dapat una kang maka-appreciate sa mga bagay na nakuha mo na. Magpasalamat ka dahil malusog ka pa. Marami na ngayon ang masakit. Isipin mo yun. Magpasalamat ka sa mga taong tumulong sa iyong pag-angat. Magpasalamat ka sa mga taong toxic dahil nakikita mo na ngayon kung anong klaseng tao sila. Sila rin ang dahilan kung bakit matatag ka. Pwede kang maging toxic, pero hindi mo pinili. Kaya magpasalamat ka sa tamang kaisipan mo. Kahit gaano pakalit ang isang bagay, pahalagaan mo. Pasalamatan mo. Magpasalamat ka dahil marami kang nararanasang maganda sa buhay mo. Ngayon, mag-focus ka sa magagandang nangyari sa'yo. Kung mag-focus ka sa positibong bagay, marami kang mahanap. Sabi ko nga, marami kang mapapasalamatan kung doon ka nakapokus. Imulat mo ang iyong mga mata, buksan mo ang iyong isip, at salubungin mo ang magagandang sitwasyon na papunta na sa'yo.